Ang Israel ay matagal nang nasa gilid ng pananaliksik at pag-unlad sa mga advanced technologies. Ang isang bansa na may napakalimitadong natural at financial resources na hindi pa naikipagpayapaan sa ilang mga kapitbahay na bansa. Ang scientists at engineers ng Israel ay patuloy na nahaharap sa hamon ng mabilis na pagbuo ng mga bago at innovative solutions. Sa huling dekada, ang Israel's research and development ay mabilis na lumawak sa larangan ng militar. Ang mga universidad at research institutions kung saan ito ay orihinal na nakatuon upang likain kung ano ang malawak na kinikilala bilang Model High Technology Economy. Ang Israel ay pangalawa lamang sa Estados Unidos sa bawat batayan sa kakayang makabuo ng mga bago, technology-based companies na innovative at mga market-focused products. Hindi lihim na ang Israel, ang Startup Nation ay isang pandaigdigang sentro para sa teknolohiya. Sa mundo ng technology at innovation, ang Israel ang hari. Ito ay isang kangahangang gawa para sa anumang estado, ngunit higit pa para sa isa sa 70 taong gulang lamang at tahanan sa ilalim lamang ng 9 milyon na tao. Kaya narito ang Israeli inventions na magbibigay ng impact sa global scale at magbabago ng mundo. Ang sniff phone, ang device na maaaring umamoy ng disease. Ang sniff phone ay isang diagnostic tool na maaaring literal na maamoy ang sakit. Ginawaran ito ng 2018 Innovation Award ng European Commission for Most Innovative Project. At isang evolution ng teknolohiyang nanos na binuo ni Professor Hossam Yaid ng Technion Israel Institute of Technology. Ang nanos ay breathalyzer na kayang mag-detect na nagpapahiwatig na amoy na dulot ng ilang mga cancerous tumors, Parkinson's dementia, multiple sclerosis at marami pang mga sakit. Mayroon itong 86% hanggang 93% degree na accuracy. Nilalayo ng sniff phone na higit na gawing simple ang diagnostic process na ito sa pamamagitan ng pag-access sa teknolohiya sa pamamagitan ng isang plugin na maaari ikabit sa mga smartphone. Ang Rewalk, isang exoskeleton na battery pack. Matapos ang isang masaklap na aksidente ay iniwan siyang paralisado mula sa baywang pababa. Ginugol ni Dr. Amit Gopher ang mga taon sa pagbuo ng isang paraan para sa mga paraplegics na hindi gaano nakasalalay sa mga wheelchair. Ang Rewalk ng Argo Medical Technologies ay isa sa pinakadakilang imbensyon ng Israel sa larangan ng agham. Pinapayagan ang gumagamit na tumayo upright, maglakad at kahit umakyat sa mga hagdan. Ang robot na exoskeleton Iski na ito ay tumatanggap ng mga movement signals mula sa isang wristwatch at powered by a backpack battery. Ang PillCam, pwedeng lunukin na medical camera, inspired sa isang personal experience sa talamak na stomach pain. Ang scientist na si Gabriel Idan ng Given Imaging, ngayon ay Medtronic, ay nagka-idea sa paglika ng isang digestible, disposable camera na nagpapadala ng data sa isang receiver sa labas ng katawan. Naprobahan ng FDA, ang PillCam ay ginagamit na sa buong mundo upang masuri ang impeksyon, mga karamdaman sa bituka at mga kanser sa digestive system. Nagagamit din itong ma-access ang mga lugar ng digestive system na karaniwang wala sa saklaw sa panahon ng conventional procedure. Binago ng PillCam ang modernong gamot sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga pasyente na iwasan ang pagbisita sa ospital. Para sa kanyang imbensyon, natanggap ni Idan ang European Inventor Award noong 2011, 14 na taon matapos na unang mailabas ang prototype. Ang Flexible Stent, Preventive Medical Tech. Milyon-milyong tao ay utang ang kanilang buhay sa flexible stent, isang tube-shaped device na aparato na ginagamit upang buksan ang mga ugat upang gamutin ang coronary heart disease at blockages na pumipigil sa pangangailangan para sa open heart surgery. Ang traditional rigid stent ay ginawa para sa mas komplikadong operasyon at sa gayon, sa pagpapakilala ng kauna-unahang flexible stent noong 1996, ang operasyon ay naging mas madali at mas ligtas. Kilala sa mundo ng medisina bilang NRI stent o Ilunir. Ito ay dinevelop ng Medinol, isang kumpanya na pinamamahalaan ng kupunan ng mag-asawang Kobe at Judith Richter. Salamat sa kanilang genius invention, ang Richters ay nasa isang punto na nilarang sa pinakamayamang tao ng Israel ayon sa Forbes. Firewall ang orihinal na proteksyon laban sa malware. Ang software na nagpoprotekta sa ating data mula sa mapanganib na cyber activity
ay isa sa mga batayan ng computer security at masasabing isa sa greatest tech inventions mula sa Israel. Ang mga biological na magulang ng firewall ay malawak na tinanggap na sina Jill Schwed, Marius Nack at Shlomo Kramer ng Czech Software Technologies na nakabase sa Israel. Ang team ay bumuo ng kauna-unahang fully viable commercial firewall noong 1993. At mula noon ay lumawak ang checkpoint, nagbubukas ng mga subsidiary sa ibang bansa at naikipagsosyo sa mga major tech company kabilang ang Nokia. Noong 2018, iginawad kay Schwed ang estado ng pinakamataas sa karangalan ng Israel, ang Israel Prize para sa mga contribution tungo sa technology at innovation. Ang Dis-on Key, ang unang USB drive sa buong mundo. Ang isang patent sa Israel ang nagbukas ng daan para sa isa sa pinakaraniwang pang-araw-araw na item, ang portable USB memory drive. Ang technology mismo ay isang pinagsama ng dalawang makabagong prototype. Ang flash memory ay binuo ni Toshiba noong 1980s. Makalipas ang isang dekada, isang coalition ng mga namumuno sa industriya na nakabuo ng Universal Serial Bus o USB, isang standardisadong port na ginagamit to connect devices. Hanggang noong 1999 na ang kumpanya na nakabase sa Israel na M-Systems ay nagfile ng isang patent para sa USB-based PC flash disk. Binubuksan ang pintuan para sa pagpapaunlad at paggawa ng portable USB na alam nating lahat. Ang Netafim, isang desert-friendly irrigation system. Sa loob ng mga dekada, nagpupumilit ang mga magsasaka sa Israel na magtanim ng mga pananim sa tigang na klima ng desyerto ng bansa. Ang mga bagay ay nagbago ng mas mahusay noong 1965, nang ang engineer na si Sem Chablas ay nagkaroon ng Newtonian movement habang nagmamasid sa dalawang magkatabing puno. Ang isa ay malaki at ang isa ay maliit, na humahantong kay Blas upang matuklasan ang isang maliit na sirang tubo ng tubig sa tabi ng mas malaking puno. Ito ay sapat na upang mapagtanto niya na ang ilang regular na pagtulo ng tubig ay sapat na upang makagawa ng isang malaking pagkakaiba sa paglaki ng halaman. At sa gayon, ipinanganak ang micro-irrigation. Si Blas ay nagdesenyo ng isang tubo na tutulo ang tubig sa mga pananim na ginagawang posible na palaguin sila habang gumagamit ng isang limitadong dami ng tubig. Pagsapit ng 1967, ang Netafim, literal na nangangahulugang patak ng tubig, ay napabuti ang ani ng 70% ng desyerto ng Araba sa Israel, habang binabawas ang paggamit ng tubig sa riyo ng 5%. Hindi nagtagal kumalat ang teknolohiya sa buong bansa at sa buong mundo. Ang WaterGen, inuming tubig na ginawa mula sa manipis na hangin. Headquarters sa Petatecpa, ang WaterGen ay nagproduce ng clean drinking water sa pamamagitan ng manipis na hangin na gumagamit ng hindi hihigit sa isang portable generator. Itinatag noong 2010 ni Arye Kohabe, ang mga aparato ng WaterGen ay gumagamit ng patentadong genius technology upang ma-extract ang humidity mula sa hangin. Ibig sabihin, ang vaporized na tubig na naroroon sa kapaligiran saan man mula sa mga rainforest hanggang sa desyerto ng klima tulad ng Israel, ang WaterGen generators ay nagpapalamig at nag-liquidize ng air vapor na gumagawa ng hanggang 4 na litro ng tubig para sa bawat kilowatt hour na konsumo ng kuryente. Nagsasama rin ang mga generator ng built-in filtration technology para sa pollution sa hangin at matreat ang in-extract na tubig upang matiyak na ligtas itong inumin. Ang Mobileye Life-Saving AI. Sensing the future ay ang mantra ng Mobileye. Isang Israeli security company na nagkakahalaga ng $10 billion. Ang car technology ay binuo noong 1999 ni Amon Shashua, nakasama ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Sib Aviram. Ay ginawang katotohanan ang kanyang academic thesis sa pag-aaral ng makina sa pamamagitan ng pagbuo ng mga algoritm na magpapahintulot ng isang maliit na kamera na inilagay sa mga kotse upang maalerto ang mga driver ng mga potential hazards, tulad ng pedestrians o steering out of the lane. Ngayon, higit sa 25 global automakers na gumagamit ng teknolohiya ng Mobileye upang gawing mas ligtas ang pagmamaneho at higit sa 15 milyon na sasakyan sa buong mundo ang nilagyan ng teknolohiyang ito. Ang Waze, a navigation device with a twist. Noong unang sinubukan ng engineer na si Iyod Shabati na gumamit ng GPS,
Kapwa siya natuwa at nadismaya. Habang kilala bilang Notorious Bad Navigator, ginawa niya ito mula A hanggang B. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay inadlangan ng trapiko at roadworks. Kaya tiningnan niya ang iba pang mga sistema ng GPS at nalaman na lahat sila ay epektibo sa paggabay sa mga user, kahit sa malalayong lokasyon. Ngunit lahat sila ay bumagsak sa parehong paraan. Hindi nila maibigay ang impormasyon sa trapiko ng real time. Kaya kinuha ni Shabati ang mga bagay sa kanyang sariling kamay. Na-map ng engineer ang kanyang native Israel. Una sa sarili niya at kalaunan ay kasama ang mga co-founder na si Uri Levin at Amir Shinar, na naglalayong gumawa ng community-based navigation na nagbibigay ng road reports on the go. Di nagtagal, ang mga engineer ay nagtayo ng isang pamayanan ng libo-libong mga driver sa Waze, gamit ang crowdsourcing upang mangolekta ng mga ulat sa insidente tulad ng mga aksidente at roadworks. Ibinenta ang Waze sa Google sa halagang $1.1 billion noong 2013, na ginawa itong isa sa pinakamatagumpay na kwento ng imbensyon ng Israel nitong mga nakaraang taon, at ngayon ay nagbibigay ng impormasyon real-time na trapiko sa higit na 50 milyon na mga gumagamit. Ang Alice by Aviation Aircraft. Noong June 2019, ang kumpanya ng aerospace ng Israel sa aviation aircraft ay nagpakilala ng isang prototype ng unang all-electric commuter aircraft, ang Alice, sa ika-53 na taong Paris Air Show. Ang sasakyang pangipapawid ay pinapagana ng baterya na may siyam na upuan na inaasahan ng aviation na makakatulong na i-transform ang anyo ng paglalakbay sa impapawid sa pamamagitan ng paglipad ng flying taxi na konsepto. Tinawag ito ng CEO Omer Bak-Yuhay na Uber meets Tesla in the sky. Sinabi ni Bar-Yuhay na ang mga serbisyo na aviation aircraft ay gagawing mas mura ang mga paglalakbay sa riyon kaysa sa isang ticket sa tren at mas maganda para sa kalikasan. At ang kumpanya ay napili bilang nagwagi sa kategorya ng transportation na Fast Company's World Changing Ideas Awards. Ipinakilala ng Israel's Rafael ang Iron Beam na laser-based defense system. Ang Rafael Advanced Defense Systems, isang Israeli defense at national security company, ay nagpakilala kamakailan ng isang bagong sistema ng depensa na kilala bilang Iron Beam, na gumagana kasabay ang existing Iron Dome defense system upang maharang ang mga rocket, malalapit na drone, mortar at missile. Ang Iron Dome ay tinatawag bilang God's Grace para sa pagharang ng daang-daang mga raket na pinaputok ng Hamas kamakailan. Ang sandata ay napaka-epektibo sa CRAM, counter-rocket, artillery at mortar, na may success rate na higit sa 90%. Walang ibang sistema sa mundo ang nasubok na napakatindi at nagpakita ng gayong success rate. Gayunpaman, ang Israel ay patuloy na namumuhunan sa research and development ng mas bagong sandata upang mapaglabanan ng mga hamon sa inaharap. Kabilang sa mga ito ay isang armas na laser na maaaring mag-shoot down ng mga papasok na missile bilang close-range air defense system. Ang Iron Beam, tulad ng tawag dito, ay mayroong dalawang pangunahing developments para sa Israeli Defense Forces. Ang sistema ay dinisenyo upang sirain ang mga malalaking short-range rocket, artillery at mortar bomb na may saklaw na hanggang 7 kilometers. Masyadong malapit para sa Iron Dome system na mabisang maharang ang mga projectile. Mayroon ding posibilidad na ang Iron Beam ay magsisilbing huling antas ng isang layered na air defense system upang i-neutralize ang mga banta na nagawang tumago sa Iron Dome at iba pang sunod-sunod na mga layer. Bagaman, ang Iron Beam ay maaari ring magamit bilang isang stand-alone na system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng laser fiber upang sirain airborne target sa loob ng 4 to 5 second ng pagpapotok. Maaari itong ma-install sa mga sentro ng lungsod upang ma-secure ang mga kapitbahay na maraming populasyon.